Kuman ka na, examinigate ka na. Yes! Pero ba rito? Bukas lamang po ang pinto natin sa talagang nangangailangan at tutulong at, mga, at gaganap din sa ating mga pangangailangan. Amen? Pero ang pinto natin ay sasarado natin sa mga hindi naman talaga nangangailangan at hindi naman talaga tutulong. Maliwanag po ba yun? Amen po ba? Maliwanag po ba yun, mga minamahal? Ayan si David, oh. Pakisabi, two-way commitment. Two-way commitment. Anong sabi ni David? I now give my personal treasures. Pakisabi, now. Ano yung sabihin ng now? Ngayon. Hindi na pinapatagal pa. Ngayon ka na maligtas. Ngayon ka na magbagong buhay. Ngayon ka na magpagamit sa Panginoon. Ngayon mo na ibigay ang pangangailangan ng Kingdom of Jesus Fellowship nang makabili ng bagong mikropono. Ngayon mo na ibigay ang para sa computer. Ngayon mo na ipagamit ang buong buhay mo. Ngayon ka na magbigay para sa anibersaryo ng radio. At hindi lang tayo dapat manatili sa radio. Dapat tayo ay pumunta na ng TV. Ngayon ka na magbigay. Ngayon ka na sumuporta. Ngayon ka na tumulong. Ngayon na. Nakikinig po ba tayo? Ngayon na. Amen? Pakisabi ngayon. Ngayon, ituloy natin ang pagbasa. 3,000 talents of gold, gold of ophir, and 7,000 talents of refined silver for the overlaying of the walls of the buildings. Tuloy natin ang pagbasa. For the goal, oh, yeah, baba natin pa. Sagatin na natin. Then, the leaders of families, the officers of the tribes of Israel, the commanders of thousands and commanders of hundreds, and the officials in charge of the king's work, gave willingly. Pakasabi, gave willingly. Gave willingly. Ano yung sabihin ng willingly? Kusang loob. Nas, hindi napipilitan, nasisiyahan. May tao pa akong barito. Willingly. Nagbigay sila. Bigat, maging totoong membro tayo ng Kingdom of Jesus Fellowship. Maging totoong Kristiyano tayo. Hello, kaya ay nag-text, aating daw siya, sana po yung gawain ng Kingdom of Jesus Fellowship? Nag-text, baka huwag kang matin. Totoo. Eh, darating ka lang naman dito, pag may problema ka, pag wala ka ng problema, lumalayas ka na eh. Ano tingin mo sa amin? Doktor ng problema mo. Pero pag alam mo, taga-Kingdom of Jesus Fellowship, ay naku, susugurin mo ka agad yan, lilinili pa rin mo ka agad yan, pupuntahan mo ka agad. Isang tawag lang, isang text lang, andyan ako! Woo! Malam still! Amen po ba? Malam still. Parang si Superman eh. Amen po ba? Ganun yun eh. Alam mo ba na kapag ikaw ay aktibo kay Lord, hindi ka nilimutin ni Lord? Yes. Palimutan ka man ang Kingdom of Jesus Fellowship, palimutan man kita, hindi ka malilimutan ni Lord. Yes, tandaan mo yan. Hallelujah. Pag nililimot na tayo ni Lord, baka nilimot mo rin kasi siya. Di ba? Mahirap yun. Dali natin ang pagbasa. They gave toward the work of the temple of God 5,000 talents. Tuloy natin, baba natin. The people rejoice at the willing response of their leaders, for they had given freely and wholeheartedly to the Lord. David the king also rejoiced greatly. Natuwa silang lahat kasi pinangunahan ng mga leaders ng Kingdom of Jesus Fellowship ang talagang pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Amen? May tao pa ba rito? Alam mo, mga magulang, kung ano yung gusto mong mangyari sa anak mo,
Ikaw muna ang pagpakita ng magandang halimbawa. Amen. May tao pa ho ba rito? Mga leaders ng kayo, JF, para sumunod yung mga tupa natin, tayo na muna rin. Amen po ba? Tayo na muna. Ganun po yun. Tuloy natin ang pagbasa. David praised the Lord in the presence of the whole assembly, saying, "Praise be to you, O Lord God of our father Israel, forever and ever, everlasting." Babana natin. Nabasa na natin kanina yan. Babana natin. "Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name." Tuloy-tuloy natin ang pagbasa. "But who I am and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand." Ayan, no? Ito ang sabi ni King David. Alam niyo po ba, Lord, nagbibigay lang kami kasi galing dito sa iyo, eh. Yes. Alam niyo ba na hindi ako tumatayo sa inyong harapan na hindi mo na ako lumulugod? Kahit na naka-amerkana ako, kahit na puti-puti yung amerkana ko, bago ako humarap sa inyong harapan, lumulugod muna ako. Sayad ang bunga ko sa lupa. Yes. Na ang ibig sabihin, Lord, kaya lamang po ako nakakatayo dahil sa iyo. Kaya lang nila ako pinagigingan dahil sa iyo. Kung hindi po dahil sa iyo, wala po ako. Ganun yan eh. Tuloy natin ang magbasa. "We are aliens and strangers in your sight, as we were all our forefathers. Our days on earth are like a shadow without hope." Tuloy natin ang magbasa. "O Lord our God, as for all this abundance that we have provided for building you a temple for your holy name, it comes from your hand. And all of it belongs to you." It comes from your hand, and all of it belongs to you. Wala naman talaga silang binigay. Kasi galing lahat sa Diyos yan eh. Tuloy natin ang pagbasa. "I know, my God, that you test the heart and are pleased with integrity. All these things have I given willingly and with honest intent." Pakisabi, honest intent. Hindi tayo nagbibigay para mapansin tayo. Hindi. Hindi tayo nagbibigay para ilagay donated by. Hindi. Hindi tayo nagbibigay para maging something tayo, no? Nagbibigay tayo with an honest intent. Hello. Nakikinig po ho ba tayo? Honest intent. Hindi importante na siya'y binigyan mo at hindi siya nakatugon sa'yo. Hindi importante yun. Ang mahalaga, ibinigay mo ang nararapat para sa kanya. Tama? Ganun yun. Pakisabi, honest intent. Anumang pagtulong, anumang pagbibigay ng buhay, may dapat with an honest intention. Tuloy natin ang pagbasa. "O Lord God of our fathers, Abraham, Isaac, and Israel, keep this desire in the hearts of your people forever." Tingnan mo. Keep this desire in the hearts of your people forever. And keep their hearts loyal to you. Ganda na? Lord, itong pagbibigay ng buhay, pagbibigay ng lahat-lahat namin sa iyo, ng willingly, wholeheartedly, no? Gawin nawa namin ito forever. Pakisabi, forever. Ano sa Tagalog yung forever? Apat na ever. Hindi. Ang ibig sabihin ng forever, walang hanggan, walang katapusan, tuloy-tuloy. Tingin kayo sa akin, ang pagbibigay ng buhay, ang paglilingkod, ang pagkakaloob, ang pagliligtas ng kaluluwa, ang pananalangin ng pag-aayuno, tuloy-tuloy yan, walang katapusan yan. Isang kapatid doon nakaraan, lumapit sa akin, magpapasting po ako 30 days, and para siya lang. Okay, God bless you. Pagkatapos ng 30 days, lumapit ulit. 3 days po. Normal na para sa anniversary. Okay, go. Kaya kung inaakala mo, nakapagbigay ka na sa akin ng experience, hindi mo tapos yan. Nagsisimula ka pala. We are just starting. E tao mahuma rito. Akala kasi natin nakapaglingkod na tayo sa Lord, tama na yun eh, no? Nakapaglingkod na ang Lord ng kabataan ko eh. Tama na ngayon, ang buhay ko ngayon para sa mga apo ko na.
hindi ganyan ha. Uy, napagamit ka na yung sasakyan ko sa Panginoon noon eh. Ngayon, hindi na, iba naman ang magpagamit yan. Hindi ganun yun. Tuloy-tuloy yan. Nasahin natin, gusto ko na sanang magwakas eh, pero ang ganda. O Lord, God of our fathers, Abraham, Isaac, and Israel, keep this desire in the hearts of your people forever! Ito pa. And keep their hearts loyal to you. Yun. At manatili mo nawa ang kanilang mga puso ay tapat sa iyo. Alam mo ba na pwedeng magbago tayo? Pwede. Pwede tayong magbago. Pero ayaw ni Aaron David ng gano'n. Kinakailangan hindi tayo magbabago. Amen? Petahaw mo ba? Anakpakan natin si Lord. Ituloy natin ang pagbasa. And give my son Solomon the wholehearted devotion to keep your commands. Ang ganda oh. Sabi ni Aaron David. Kasi mamamatay na siya. Successor niya si Haring Solomon eh. Sabi niya, Lord, ang ganda. Itinan mo, acting kayo sa akin. Ito yung mag-pray niyo sa mga anak ninyo. Yung mga anak ninyo na maging engineer, maging lawyer. Okay ako dyan, sold out ako dyan. Pero higit sa lahat, ito ay mag-pray niyo sa mga anak ninyo. Panginoon, bigyan niyo po ang anak ko, ang mga anak ko, ng buong pusong devotion sa iyo. Yan! Hello! The Joshua, nadala yung cellphone, ewan ko kung bakit. Shock na shock sila, ang cellphone ni Joshua, iPhone. May tao ba ba rito? Sabi ko, eh, akin po kasi yan eh. And reward ko na sa kanya yan. Dahil nag-aaral naman ang gusto. Binigay ko na sa kanya yung iPhone ko. Kasi may experience din na ako. Ito ako ba rito? Eh, miss po ba? Eh, miss po ba? Sabagat kung ano yung inaalis sa'yo ng Diyos, pinapalitan ng mas maganda. Ano sumasagot? Eh, miss po ba? Pag yung cellphone mong maganda, napalitan ng mas sumusunod sa Diyos eh. Kaya kung merong inalis sa iyo ang Panginoon, huwag kang malungkot. Move na, move on ka na. Kasi papalitan yan ng Diyos ng mas maganda. Amen. Huwag mo sabihin kailan kaya ako makakamupon. Move na, move on ka na. Hindi ka lang move na, move on. Ibuk mo ba sila? Amen. Ipaupa-upa rito. Ito na natin ang pagbasa. Mabuti na rin sa sapatos ko, malambot yung ilalim. Pag magbibili talaga ako ng sapatos, sinisikap ko yung apakan talaga, malambot eh. Kasi pag nangangaral ako, medyo ganito ako talaga eh. Then David said to the whole assembly, praise the Lord your God. So they all praise the Lord, the God of their brothers. They bowed low and fell prostrate before the Lord and the King. Tuloy natin ang tapos na? Nawala na. Oh, nakikinig po ba tayo? Ayan si David. Pinamunahan niya. Tapos pamunahan natin eh. Na tayo maglikod sa Diyos, magligtas ng mga kaluluwa, magpagamit sa kang buhay sa Panginoon. Alamin natin kung ano mga pangangailangan ng iglesia, tumulong tayo. Pag may problema ka, nandito ka, tutulungan ka namin. Tapos, hindi naman din puro problema ang ibibigay mo rito. Tumulong ka rin naman dito. Ang totoo lang, listen very carefully. Dapat, yung lumalapit sa akin na maraming problema, yung nagpe-first fruits. Hindi, bihira ka mamati. Hindi ka nagtatay, hindi ka nagpe-first fruits. Tapos, patarating ka sa akin, saan na baka problema mo? Unfair. It's unfair. Diba? Tapos yung mga nagpe-first fruits, nagkatay, nag-offering, very active. Wala namang problema ang binibigay sa akin. Oh, diba? Hiyang-hiya pa nga mag-text, hiyang-hiya pa nga tumawag. Pigil pa nga. Naku, mahirap mag-text kay pastor, mahirap tumawag kay pastor, maraming problema yan, huwag na lang. Nababalitaan ko na nga lang kung kanin-kanino eh. O ba't may problema ka, hindi mo sinasabi? Alam ko po na marami kayong dinadaanan din sa buhay eh. Mabuti na nga lang, nananatili pa rin kayong guwapo kahit marami kayong problema. Dito na po tayo magwawakas. Balikan natin yung Mark 11:1-3.
Mark 11:1-3. As they approached Jerusalem and came to Bethpage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent two of his disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and just as you enter in, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here." Mark 11:3, ang ganda. If anyone asks you, "Why are you doing this?" tell him, "The Lord needs it." O bakit mo pinapagamit ang buhay mo sa Panginoon, ang talento mo sa Diyos? Bakit ka naglilingkod, nag-full-time, nag-i-evangelize, sa kadalang na maraming kaluluwa? Bakit ka nag-pray and fast? Bakit sumusuporta ka sa gawain ng Panginoon? Kasi yun ang sabi ng Diyos, kailangan ng Diyos. Ito pa, may karunto. The Lord needs it and will send it back here shortly. Sa Tagalog, ito yan. Yung pinagamit mo sa akin, sabi ng Lord, yung pinahiram mo sa akin, ibabalik ko rin sa iyo kaagad. Pag pinagamit mo ang buhay mo sa Diyos, nagsisigan ng bisyo mo't kasalanan, pinagamit mo ang buhay mo sa Diyos, pagdating mo ng langit, ang buhay mo walang hanggan. At napakasarap, napakasaya ng buhay sa langit. Kahit na anong gawin mo para maging perfecto ang maging perfecto ang surroundings mo sa earth na ito, hindi magiging perfecto yan. Meron isang lugar lang na perfect and beauty, yun ang langit. Kaya once pinagamit mo ang buhay ng Kristo, ipapagamit naman sa iyo ng Lord ang kanyang kalangitan. Amen? At hindi lang yun. Lahat ng ipapagamit mo sa Panginoon, makinig kayo sa akin, pinagamit mo sa sakit mo kay Lord, ibabalik din ka agad ng Diyos yan, mas marami pa, mas bago pa, latest model pa. Ano man ang ipapagamit mo kay Lord, ibabalik ng Diyos yan. Itong darating nating radio anniversary, lahat na nakapos nakapos sa FB ng Kingdom Jesus Fellowship ang announcement, araw-araw yan nakapos. Araw-araw rin ipos ninyo sa FB ninyo. Meron tayong mga invitations dyan, isang simple at isang maganda na nasa photo paper, ipamigay niyo yan at ipag-imbita ninyo. Ikaw pa ho ba rito? Sino rito ang may classmates? Taas ang kamay. Magdala ka ng classmates mo. Magdala ka ng guru mo. Magdala ka ng tao sa ibabaw mo o tao sa ilalim mo. Sino rito may kamag-anak? Taas ang kamay. Magdala kayo ng kamag-anak ninyo. Sino may kapitbahay? Magdala kayo ng kapitbahay ninyo. Huwag kayong dadalo sa Sunday na wala kayong dala. Maraming tao sa mundong ibabaw na ito, magdala tayo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, marami akong dala sa Sunday. Yes, palakpakan natin si Lord. At itong anniversary ng radyo, minsan lang ito. Magsakripisyo ka. Ilabas mo ang pinapalabas sa'yo ng Diyos. Yung mga nakatago niyan, mga may paggagamitan ka, ibabalik din ng Diyos yan. Kitao pa ho ba rito? Nakikinig pa ho ba tayo? Mga iniipit-ipit at sinisingit-singit mo yan, ilabas mo yan. At ibabalik ng Diyos yan, sobra-sobra ba? Amen po ba? Ipagamit ang mga sasakyan, ipagamit ang mga buhay, susunduin natin lahat. No? Meron tayong mga gawain sa Montalban, si Nemia wala rito, lagi nilang absent. Meron tayong gawain doon, sunduin yun. Pasig, sunduin yung Pasig. Makati, Banahaw, Hillcrest, Tumana, Kaingin, Pansul, Balara. Lahat ng mga gawain natin, lahat yan ay hakutin sa darating na anibersaryo. Amen po ba? Parikina! Amen. Palakpakan natin si Lord. Ipagamit ang mga sasakyan. Sasagutin ng church ang gasolina. Sasagutin ng church ang mga sasakyan. No, kaparin! Baka kasama rin natin yung mga Pampanga at Baybaysia. Meron tayong church sa Bicol, pinapakontak ko, pero hindi ko alam kung ano nangyari na kina Pastor Romani ko. Kontak nila. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen po ba? Magdadala kayo ng kaluluwa, number one. Number two, magsasacrifice kayo dito. Amen? Lahat tayo, we will all sacrifice. For the radio anniversary, amen po ba? Iba yung for the man of God, divine tithes and offerings, magsasacrifice tayo for the anniversary. Dahil may pinagagamitan yan eh. O yung para sa likod ng si Bibigay, yung pang anniversary, huwag yun. Mamumuti yung mata ng likod ng Diyos. Huwag ganun.
O yung text ko, kumunin ko, ilalagay ko para sa anniversary, mali yun. Yung para sa church rental, ilalagay ko para sa anniversary, mali yun. Ituloy mo yan, amen. Ang sabi ko, ituloy mo yan, magsakripisyo tayo para sa anniversary. Number one, magdala tayo ng mga kaluluwa. Number two, magsakripisyo tayo, magbibigay tayo. And number three, tutulong tayo. Kung ano yung pwede mong itulong, amen. Huwag ka agad uupo, tumayo ka, paupuin mo yung mga bago, amen. Entertainin mo yung mga bago. Tumulong ka sa pamimigay ng mga pagkain. Pag-reserve ng mga pagkain, tumulong ka sa pangkaayusan. Mga batang tumatakbo, mga hindi ayos, tumulong ka. Amen. Yung mga pasaway, tutulong tayo. Nakikinig pa ho ba tayo rito? Magagandahin natin ang place, lobo, flowers, halaman, everything. Magagandahin natin siya. Tumulong po kayo. Ano naman ang pwede nyo itulong? Huwag mo naman sabihin, oh, tumutulong ako, wala na akong dalang kaluluwa. Hindi ganun. Habang tumutulong ka, may dalang kaluluwa. Habang tumutulong ka, pagkaloob ka. Dahil iba yung pagtulong, iba yung pagkakaloob. Maliwanag po ba yun, mga minamahal? Dito natin ngayon masusubok kung sino talaga ang taga-Kingdom of Jesus Fellowship. Ang taga-Kingdom of Jesus Fellowship, nagdadala ng kaluluwa. Ang taga-Kingdom of Jesus Fellowship, nagbibigay. Amen? Ang taga-Kingdom of Jesus Fellowship, pinapagamit ang buhay, kumakalali, tumutulong, sumusuporta. Amen po ba? May tao ba ho ba rito? Yan ang mga taga-Kingdom of Jesus Fellowship. Palakpakan natin ang Lord sa buhay ng mga taga-Kingdom of Jesus Fellowship. Hahabutin natin lahat ng mga gawain, ng mga lugar, hahabutin natin lahat yan. Bawat lugar, hahabutin natin yan. No? Tumana, Pansol, Balara, Kaingin, Hickories, Batasan, Commonwealth, hahabutin lahat yan. Minsan lang ito sa isang taon. Amen. Lahat tayo ay dadalo, lahat tayo ay magkakaloob. Yung mga sobre, maglikom tayo. Yung iba, absent na nakaraang, kumuha kayo ng sobre, maglikom kayo. E tawa pa ho ba rito? Huwag tayong nahihiya na tayo po ay nagliligo. Yung ini-impress sa'yo ng Lord. Ini-impress naman sa'yo ng Lord yan eh. At makakaasa po kayo, nising ko ay walang mapaaksaya. Lahat po yan ay gagamitin para sa gawain ng ating Panginoon. At ipanalangin natin hindi ng radio, TV. Maganda in-exhort ni Pastor Roan Kasanday. No, bumili sila ng bagong bago yung ating amplifier ngayon para sa inyong kaalaman. Bago po yan. At nakita niya pa yung mga magagandang gadgets doon. Mga malaking camera na pang TV. Bibili natin lahat yon. Amen. Maaaring masabi natin, lingkod ng Diyos, puro pang church yan, wala pang sarili. Ito ang sagot sa inyong tanong. The Lord needs it and will send it back here shortly. Ano man ang binibigay mo sa Diyos, nakita ng Christian with an honest intent, with a willing heart, lahat ng binigay mo sa Diyos, ibabalik sa iyo ng Diyos sobra pa. Dalawang bagay ang sinabi sa akin ng Diyos. Talagang patuloy tayong payaman ng payaman. Ayaw lang ng Diyos na ang kayamanan, lumayo ka sa Diyos dahil sa kayamanan. Pangalawa, bibigyan tayo ng Diyos ng maraming problema. O I mean, ang diablo ng maraming problema. Pero ayaw ng Diyos na lulalayo ka sa Kanya dahil sa problema. Dahil ang problema ngayon, isang pitik lang ng Diyos yan. Amen. Nakalsing ang mga problema. Pag may problema, pray and pass. Huwag mong ganyan yung kamay mo. Hindi ganyan. Ano kasi Bruce Lee? Hindi ganyan. Ito ang gawin mo. Ito ang gawin mo pag may problema. At tingin kayo sa akin. I need to pray like never before. I need the power of the Holy Spirit to open heaven's door. Ay, lahat ay tumayo. Habang tayong lahat ay nakayamot ng kapikit, nandito ka nakikinig at nanonood. Pag-aari ng Diyos ang buhay mo. Pero hindi ka prepare sa hinang Diyos. Kinakatok ng Diyos ang iyong puso. Pwede bang ipagamit mo ang buhay mo sa Kanya? Bagamat siya naman talaga ang may-ari niya.
para magmana ka ng walang kabuhay doon sa langit after ang buhay mo rito. And secondly, pag pinagamit mo ang buhay mo sa Kanya, pagagandahin ng Diyos ang buhay mo. Hindi pwede hindi tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako. At ano man ang pwede mong itulong sa gawain ng Diyos? Sa lingkod ng Diyos sa Monday, para maipos natin ito ng napakabilis, gabi mo. At lalo ngayong darating na araw ng anibersaryo ng radyo. At huwag lamang natin narinig na merong anibersaryo ng radyo, makinig ka din pag-imita at hangarin mo na pumasok na tayo ng telebisyon. Walang mga pansarili riyan, puro sa Panginoon sa gawain ng Lord yan. Pero may pangako ang Diyos, as you give, you shall receive. This is just a confirmation na matagal ka na
kinakalibit ni Lord. Isuko na ang mga bisyo't kasaganan sa Kanya. Kalimutan na ang maling paniniwala at maling pagsamba. Ipagamit na ang buhay mo sa Kanya. Sinasabi mong bata ka pa, kasi lumon ay napakabata. At di mo rin naman pwedeng sabihin, may takdang panahon para mong ipagamit ang buhay mo sa Diyos. May takdang panahon para ibigay mo ang para sa Diyos. Pati mo limutin mo naman samantala ang kasama mo, ang anak mo at magulang mo at mga kapatid mo. Bakit hindi mo muna intindihin ang sarili mo? At ibigay mo muna ang buhay mo sa Diyos. At hayaan mo na ang Diyos ang gumalaw sa buhay ng kasama mo at anak mo at magulang mo at mga kapatid mo. You are concerned to many things and for many things. Pero nakalimutan mo ang kaligtasan ng iyong kaliluwa. Nakalimutan mo, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. At nakalimutan mo ang mga pinangako mo sa Diyos. Ito ang panahon. Ibibigay natin ang totohanan ng buhay natin sa Kanya. Hindi tayo mananatiling nakaupo at nagabutas ng bangko. Oo, dati kang naglilipod sa Panginoon. Pero maitid ka natin na maaaring mga balik doon sa ministeryo ngayon. Pero marami pa rin bukas sa ministeryo para pumasok kang muli. At bumalik kang muli. At magpagamit muli ng buhay sa Panginoon. At totoo lang, kagaya nga ng sinabi ko ng Sunday, kalimutan mo na ang kahapon. Ano man ang kakakulangan ng kahapon, o ano man ang maganda ng kahapon, limutin mo na yan. Dahil ang bukas ay may laging naghihintay na magandang surprise at mga magagandang pag-asa. At kung pinapagamit mo na ang buhay mo sa Panginoon, at kung meron ka nang binigay sa Diyos, muli kang magbukas ngayon ng puso sa Panginoon. Muli kang magbukas. Muli kang i-open ang buhay mo sa Panginoon. Sabi mo, Lord, speak. Like Samuel of Old Testament. Speak, Lord. Thy servant is listening. Doon sa kwarto ko, hindi lang nila narinig ang malakas kong sigaw at ang malakas kong hambulkul. Isa lang ang prayer ko. Lord, gusto ko pong makita ang mga pinangako mo. Mga pinangako mo, mong mga buhay na pagnababaguhin mo. Ililigtas mo, pagagalingin mo. Gagawan mo ng dakila at mabubuting bagay. Gusto kong makita ang newsletter na matagal nang sinabi sa akin ng Diyos. Gusto kong makita ang mga booklet. Gusto kong makita ang mga pinangako ng Diyos ng mga minister at mga gawain. Gusto kong makita ang mga matitimpag-itindimang signs, wonders, and miracles ng Panginoon. If you want to cry, just cry. At kung titignan kaliwat ka ng likod at harapan mo, baka makita mo siyang umiyak at papatingin sa'yo, nahihiya na siya, titigil lang siya. Huwag mo siyang pansinin. Come on, just talk to your God. Just talk to your God. Maaaring masabi mo, may nakaimbit ako noon, binigay ko sa Panginoon.